welcome back to our channel. So ngayon, i-open na namin ang aming passport kung approve or deny. Para lang makibalita kung ang ating pasaporte ay approve or deny. Wala, wala. Sir Wood, ito. Hindi natin ko pwede buksan kasi hindi ito sa atin. Ate J. Wala. Ano, so, naka, ito, under ito, ako, ate Marquez nakuha niya. So, ito na yun. Para pili ko. Ate Mag, ako magbubukas kaya. Oh my God, wala pa. Wala pa, wala pa. Kasi ano talaga, kindly please check the information. You should be sa full name, birth certificate. Please note, error was corrected before leaving the embassy. Oh, dapat sila ka lang, dalila. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Wait lang. Kasi may pagkanto eh. Kindly check. Kindly check the information. You should be sa. Welcome back to my channel, and it's me again, Marty Sherwood. So, for today's video is I'm going to share with you what are the documents I prepared on applying the Korean tourist visa as a housewife of a foreigner. So, the story behind nung pag-apply ko ng Korean tourist visa is nagbabasa-basa na ako sa Korean website ng mga requirements para sa housewife. Pero yung mga requirements na nandun is dito siya nakabase sa work ng dito sa Philippines. So ngayon, wala naman akong, hindi ako makasearch kung paano yung kapag foreigner ang asawa. So tumawag pa ako sa embassy. Wala naman kaming landline that time. So siguro mga naka 700 pesos ako dun sa tawag. Pero wala namang sumasagot na puro operator lang. So nasayang lang yung 700 pesos. Tapos parang nawawala na rin ako ng pag-asa kasi parang hindi naman match yung mga requirements ng asawa ko sa abroad sa mga hinihingi nila sa website nila. So, ang ginawa ko na lang is tumawag ako ngayon sa embassy. So, ang mga sinabi niya lang naman is napaka-basic lang. Marriage certificate na PSA, yung passport, tapos bank certificate, statement of account, and yung visa application. Pero, dinagdagan ko lang yun sa mga nabasa ko dun sa category ng housewife. So, magbasa-basa din kayo kasi basta pag pinasa nyo lang yung mga documents nyo, panatag kayo kapag talagang nagbasa kayo na nilagay nyo to. Kahit hindi naman nila kailangan dun sa loob, at least okay na pakaramdam nyo na ibigay nyo lahat ng mga documents na hinihingi nila. So, September 12, 2022 is nag-walk-in kami ng friend ko sa Korean Embassy. So, hindi pa namin naabutan yung online reservation or appointment ng Korean Embassy. So, as a housewife of a foreigner, ito yung mga documents na I prepared nung nag-apply ako ng Korean tourist visa. So, number one, pero may pagdala tayo dito sa bilib-kilib. So, number one is yung application form. Number two is yung passport color picture nyo or yung ID picture na passport size. Number three is yung original passport. And number four is yung original photocopy of valid visa kung meron kayo nun. Kasi ako, meron talaga kasi na nanggaling na ako sa Amerika. Tapos nakadalawang visa na din ako, which is yung K-1 and yung CR-1 visa. Then, next is yung, if you have some arrival stamps sa passport nyo, isama nyo rin yun, i-photocopy nyo rin yun. Then, next is yung employment certificate ni husband. So, next is bank certificate. So, sa bank certificate, meron kasi akong banko dito sa Philippines. So, yun yung kinuhanan ko ng bank certificate. And, kumuha na rin ako ng statement of account or pwede din ang proof of remittance kung meron kayo.
So, marriage, PSA marriage certificate. So, ayun yung mga documents na niready ko nung apply kami ng friend ko noong September 12. So, noong September 12 na yun, yun nga, nag-walk-in lang kami doon. Tapos, pagbasa namin ng requirements is, ako lang namin yung nagbasa, pero dalawa yung documents namin ng friend ko na pinasa ko. Pagbasa ng documents, sinek nila yung mga papers kung bakit ganun yung mga pinasa ko. So, pinakita ko yung, andyan po yung green card, andyan po yung arrival stamp, and resident po ng USA, kaya po ganyan, and then foreigner po yung si husband. Tapos, yun nga, kasama na dun yung documents ng friend ko. And after namin ipasa yung documents, so, binigyan lang kami ng parang claims tab na nakalagay kung kailan namin pwede kunin yung release na visa. So, magkano ba ang binayaran ko nung nag-apply ako ng Korean Tourist Visa? Wala po akong binayaran kasi less than 59 days lang naman po yung tour ko doon. Single entry lang po yung visa na binigay sa akin, so wala akong binayaran po. Then after a week, September 19, is bumalik na nga. Ako na lang naman yung bumalik. Tapos, kinlaim ko lang yung passport ko. So, nandun na rin yung visa grant notice. And yung first, andun na nga sa video na, sa beginning ng video na to is nandun yung nakalagay yung parang nagkaroon ako ng clue kasi may sticker na agad na nakalagay sa in front ng passport. Double check na yung mga spelling ng personal details na bago kayo lumabas ng embassy. Pero ang nangyari sa akin, lumabas na muna ako ng embassy, tapos yung ako binuksan dun sa Jollibee across the street, which is hindi pala dapat. Dapat dun pa lang sa embassy, i-check nyo na lahat ng mga details. Baka may wrong spelling or meron kayong mga concern about the visa. Yun yung ma-advise ko lang po sa inyo. So, ayun na nga. Pagkakita ko na nga yung visa, nung sticker na yon is nabuhayan na ako ng loob. Pero, minake sure ko muna, binuksan ko pa rin yung A4 size paper na nandun sa nakaipit sa passport. Kaya, talagang, ayun, natuwa na kami ng sister ko nung nakita ko na approved nga yung visa ko sa Korea. So, September 19, nalaman ko yung approved na yung visa ko. September 21, nag-book na rin ako ng hotel and ng plane ticket. Then, September 23, pumunta na rin ako ng Korea. September 26, balik ko na sana yon. Kaya lang, nagkaroon ng mga delay dahil kay Bagyong Karudin. So, naging September 27 yung balik ko talaga sa Philippines. So, wala namang hassle totally. May ginawa na rin akong video palabas ng Pilipinas at pagdating niyo ng Korea para mag-guide kayong konti or magkaroon kayo ng idea sa mga dapat na pong i-prepare or gawin papuntang Korea. And if you have any suggestion or question regarding to this video, just comment down below. Don't forget to subscribe. Thank you for watching!